Pamilya ng namatay na guro sa bus accident sa Bataan umapila ng pinansyal na tulong para sa apat na pamangkin na kumukupkup nito. Ang update, yahatid sa atin ni Jose Carretero, Tito Jokard. Magandang morning, anong latest? Tito Johnson, malungkot na balita mula dito sa Barangay Payata sa Quezon City. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya at mga kaibigan ng namatay na guro matapos na mahulog sa bangin ang bus na sinasakyan nito sa Urani, Bataan noong Sabado. Alas 6 kahapon ng hapon nang madala dito sa kanilang bahay sa Payatas, Quezon City ang mga labi ni Teacher Janice Pontillas. Marami ang mga kaanak at katrabaho na pumunta dito para masulit Japan ang mga labi ng guro. Halos hindi pa makapaniwala sa nangyari ang lahat. Ang DepEd at lokal na pamahalaan ng Quezon City nagpadala na ng bulaklak. Kwento ng pagiging mabuting kaibigan at kapatid ang ilan sa mga ibinahagi ng mga nakakakilala kay Teacher Janice. Kwento ng bilas nito na si Bless Pontillas. Biyernes, kachat niya pa ang guro. Parang kapatid niya na ito, lalo't palagi siya nitong kasama sa malakad. Dahil wala pang anak, ang guro ang nag-aalaga at tumutulong sa pag-aaral sa apat itong pamangkin na nasa ibang bansa rin ang ina. Wala ng mga magulang ang namatay na guro. Inaalala ngayon ng pamilya kung sino ang maiiwan na magbabantay at magtataguyod sa gastusin sa pag-aaral sa apat na naiwang pamangkin. Super, para kaming magkapatid. Sobrang close. Oo. Matatawag mong julalay niya ako. Char, mga ganun. Kasi nung mga panahon na wala pa akong trabaho, kasi nag-resign ako sa unang trabaho ko, yung lahat ng lakad niya, kasama niya ako lagi. Lahat ng lakad niya. Pupunta ng division office, pupunta ng kung saan-saan. Tito Johnson, bukas inaasahang uuwi ang asawa nito galing Taiwan. Apat na taon na rin hindi nagkikita ang mag-asawa ayon sa pamilya ng namatay na guro. Hindi pa masiguro kung ano ang magiging hakbang nito sa driver ng bus. Mechanical failure ang nakikitang rason ng PNP sa pagkahulog ng bus sa bangin. Galing seminar ang mga guro mula sa DepEd Quezon City Division para sa gender and development at pauwi na sana ng mangyaring aksidente. 28 na kasamahang guro din ang nagtamo ng sugat sa katawan dahil sa aksidente.